Hello, Ibanagans! Kung nasika mo, ito sobrang iksing video lang pero makikita mo ang tunay na pagkakaiba ng dalawang presidential poll na to at malalaman mo mismo kung sino ba talaga ang may puso para sa masa. O siya, panoorin natin lahat. I remember very well buying the ticket. And I said, I can't come home in coach. You know, I said, I called a friend. I said, I don't have any money to buy a first class ticket. Buy me a first class ticket. I can't come home. I must be in first class. I mean, it's just too embarrassing. Na sanay sa amin na walang special treatment na binibigay sa amin. Yung pagsasakay sa bus, hindi yun big deal. Kahit yung mga kasakay ko sa bus, hindi sila nagugulat na kasakay nila ako. Kasi sanay silang nakikita ako. Campaigns, in fact, are fun. Except for the candidate. Dealing with the public is a chore. The candidate's stressed out all the way. Even before I joined politics, I was very much involved in helping the marginalized. I've been working with different sectors, farmers, fisher folks, the urban poor. And if you had the chance na kayo sana'y nakaupo nung simula ng termonong ito at dalawang taon na, what would you have done already by now as Vice President? Anything the President asked me to do. Yan naman ang trabaho ng Vice President. Lagi kong sinasabi nung kampanya. Siyempre, tinatanong, anong una mong gagawin? Kung ikaw ay mahalal. Sabi ko, ang una kong gagawin, pupunta ang presidente ko at magre-report ako. Sabi ko, I'm reporting here kung ano yung gusto mong gawin ko. Depende na ngayong magiging usapan namin kung siguro tatanong niya, ano yung sa palagay mo yung maitutulong mo dito sa aming ginagawa? Vice President, the Vice President has largely been a ceremonial role. Mm-hmm. Vice President Binay tried to take over other things. What would you do if you were Vice President? How do you push forward your Definitely, I will be a hardworking Vice President. Parang sayang naman the role if you don't use it to the maximum, diba? Parang it's a very good platform to push for your advocacy sa national level. Parang sana lang kasundo mo yung presidente so that walang balakid. Pero ano to eh, parang ako I would want to parang champion more grassroots kind of governance when I get there. Kasi I think it's what's lacking eh. Parang everything is national. Pero hindi siya nabibigyan ng lalim at puso kasi kulang yung grassroots participation. Ini-imagine ko na nga if I be given this privilege, siguro I will be more in the countryside than in Manila.